Hello, kamusta tayo lahat? Nagpapasalamat ako kay Jesus Christ for being very giving at saka napagtagumpayan niya yung mundo na to at saka very patient siya and approachable. Hindi totoo na si Jesus ay galit. Kasi nung bata ako, naririnig ko, no? Na huwag tayong lalapit kay Jesus kasi galit siya. Doon tayo lalapit sa nanay. Iyan ang pagkakarinig ko nung bata ako. Na hindi approachable sa Jesus dahil laging galit. Hindi galit si Jesus. Hindi niya ibibigay ang buhay niya sa atin kung galit siya. He's very loving. At ang lalapitan natin, si Jesus mismo at si Almighty Father. Wala nang iba. Hindi tayo dadaan sa mga saints. Sa kung sino-sino pang mga blessed people na ang nag-officiate lang para maging blessed sila ay mga tao. Hindi. Hindi tayo lalapit. Lalapit tayo kay Jesus Christ. Dahil si Almighty Father, kay Jesus Christ niya ibinigay ang power and authority. Wala nang iba. Ginamit lang ni Almighty Father ang body ni Mary as a vessel. So si Mary, siya rin ay flame of fire like us. May flesh. At hindi siya nag-resurrect ng papunta ng langit. Si Jesus lang ang kaisa-isang nag-resurrect. Papuntang langit, nakasama yung katawan. Nasa Bible yun, di ba? Kung wala sa Bible, bakit natin papaniwalaan? Kung nasa Bible, yun ang papaniwalaan natin. Nagpapasalamat din ako kay Almighty Father for protecting me and taking good care of me. Because dapat no, magluluto ako ng ano, ng breaded salmon. Pero nakita ko yung gas, no? Yung gas. Naka-disconnect pala dun sa kalan. Tapos nakita ko yung tangke, wala nang laman. Sometimes, we're not privy that God is protecting us. Dahil kung mayroong nagbukas ng fire, sunog, no? Sunog ako. Sunog yung kapitbahay, no? So nagulat ako, ba't walang laman itong gasol? Bakit hindi nakakonek yung tangke, I mean yung hose ng tangke, dun sa stove? So, hindi natin alam, pinaprotektahan tayo ni Almighty Father. Napakabilis ng ni Almighty Father. Basta pagtitiwalaan natin siya. Kaya ipapasalamat ako sa kanya dahil itinuturing niya tayo na mga anak niya, pinaprotektahan niya tayo. At kung nagkakasala tayo bilang mga anak, pinaparusahan niya tayo. Tinuturuan niya tayo ng leksyon para matuto tayo. Last time, no, natapos natin yung Book of Ezekiel and nasummarize na natin. So ngayon, na mabasahin naman natin ay Book of Zechariah. Excited na ba kayo? Book of Zechariah. Minsan may isip ko, natapos natin yung Book of Ezekiel. Wala akong alam doon, Almighty Father, tinulungan mo ako, Almighty Father, na maintindihan. Nagpapasalamat ako kay Almighty Father. Book of Ezekiel, Daniel, Revelation, and of course, all the books in the New Testament. Nagpapasalamat ako kay Almighty Father. Na pag hinahanap natin siya,
i-reveal niya ang sarili niya sa atin, pati na rin ang mga plano niya para sa atin. Yung plano niya para sa kanyang mga creations. So itong Book of Zechariah is a prophetic book also. Naisip ko no na Isaiah kaya, hindi, Zechariah. Zechariah ang babasahin. So susundin natin si Almighty Father, yung tatay ko, my father, and I hope my father is also your father, the Almighty Father, the Holy God, the Alpha and the Omega. Sabi ko kay Almighty Father, Almighty Father, itong Zechariah, umpisan ko na naman, hindi naman ako marunong. Nagtitiwala ko kay Almighty Father, tutulungan niya ako. Gaya nga nasabi ko dati, I don't have any background. In interpreting the prophecy in the Bible. And ano lang ako, nagbabasa lang ako, binabasahan ko kayo ng Bible para maintindihan natin yung plano ni Almighty Father. Dahil long overdue na, hindi natin maintindihan. Kaya ngayon, pinapaintindi na natin sa atin ni Almighty Father. At saka baka hindi nyo alam, ano? Yung Book of Revelation, it's already unfolding in our very own eyes. Hindi lang natin alam, hindi lang tayo aware. Pero nangyayari na. Nag-uumpisa na, no? Kasi ang Book of Revelation, hindi man after a month, after 3 years. Ano yun? Sometimes 20 years, mangyayari, may iba na namang mangyayari. Mga ganon, no? Hindi yun agad-agad na sunod-sunod. May process kasi yung Book of Revelation, and at the same time, yung mga prophecy dito sa binigay ni Almighty Father sa mga prophets niya, may process to na hindi agad-agad nangyayari. Pero, hindi natin alam na nangyayari na. Hindi ko kayo tinatakot, no? I just want you to be aware. Makikita natin dito, no? Yung ibig kong sabihin. So, itong Zechariah, ang ilang book ba to? Masa bandang huli siya before Malachi. Malachi is the last book in the Old Testament or Old Covenant. So, umpisa natin basahin Zechariah, no? Zechariah means God remembers. So, yun ang ibig sabihin ng name na Zechariah. Importante, no? Explain. Importante ang name, no? Kasi yun ang itatawag sa'yo ng mga tao. Doon ka makikilala. At inaalaw ni Almighty Father na yun ang itawag sa'yo. Pero in heaven, meron tayong ibang pangalan na si Almighty Father ang magbibigay mismo ng name para sa atin.
at yung pangalan ni Almighty Father, itatatak niya sa atin, no? Nabasa naman natin, ilalagay niya sa ating no. Isusulat niya as a sign or proof na tayo ay kanya, tayo na mga followers of Christ. We belong to our Father. Kasi dapat follower ka ni Christ to belong to the Father. Hindi ka pwedeng hindi ka follower ni Christ. Kasi ang utos ni Almighty Father, listen to my son. Huh? Listen to my son. Yun ang utos ni Almighty Father. At nabasa naman natin, di ba, dito sa Old Testament na nakalagay, God din si Jesus Christ. Kaya yung sabing prophet, si Jesus Christ, mali sila. Hindi sila nagbabasa ng Bible. Kasi kung nagbabasa sila ng Bible, alam nila, no? Dapat kasi isi-seek natin si Almighty Father wholeheartedly with a humble heart. Zechariah chapter 1. In the 8th month of the 2nd year of Darius, the word of the Lord came to Zechariah, son of Berechiah, the son of Iddo, the prophet, saying, "The Lord has been very angry with your fathers." So, si Zechariah, no? Nakarating sa kanya. Nagalit si Almighty Father. Sa mga ninuno natin. Bakit? Kasi, syempre, yung mga kasalanan passed down from generation to generation. Natututo tayo ng kasalanan na kukuha natin sa mga magulang natin. Nakikita natin, no? Kahit hindi naman sa magulang natin, kundi sa mga nakakatanda sa atin. Ay, pwede pala yun. Ganun pala yun. Diba? So, verse 3. "Therefore say to them, says the Lord of hosts, return to me, says the Lord of hosts, and I will return to you, says the Lord of hosts." Ano sabi ni Almighty Father? Bumalik kayo sa akin. Si Almighty Father pa nagsasabi, bumalik kayo sa akin. Our Holy God. Siya pa ang nagsasabi, bumalik kayo sa akin. It's very heartbreaking, no? Ha? Na bumalik kayo sa akin. Si Almighty Father ang sabi sa atin. Ha? "Return to me, says the Lord of hosts, and I will return to you, says the Lord of hosts." Bumalik kayo sa akin para babalik ako sa inyo. Gusto ni Almighty Father na makasama niya yung family niya. Tayo ang family niya. Tayo ang mga anak niya. Gusto niya, inihikayin niya tayo, bumalik kayo sa akin. Sabi ni Almighty Father. Pero tayo, matitigas ang ulo natin. Prideful. Ayaw natin bumalik. Tigas ang ulo natin. Mas gusto natin ang mundo na to. Kaya yung pain na nararamdaman ni Almighty Father, bumalik kayo sa akin. Magulang na nagsasabi sa kanyang mga anak, bumalik kayo sa akin. Para ako ay babalik din sa inyo. Sa verse 4, "Do not be like your fathers,
to whom the former prophets preached, saying, Thus says the Lord of hosts, Turn now from your evil ways and your evil deeds. But they did not hear, nor heed me, says the Lord. Huwag niyong gayahin ang inyong mga ancestors. Yung mga dating mga prophets na nag-preach na sa mga ancestors natin noon. Kahit noon-noon pa. Ang sinasabi, turn now from your evil ways and your evil deeds. Tigilan na ninyo ang paggawa ng masama. Yung mga way niyo na masasama, tigilan na ninyo pati yung paggawa ng masama. But they did not hear. Pero hindi sila nakinig. At hindi nila sinunod ang utos ni Almighty Father. Verse 5, Your father, where are they? Tinatanong ni Almighty Father, asan na yung mga magulang natin, yung mga ancestor natin? Nasa heaven ba sila? Kasi tayo na, nasa heaven yon yung mga ancestor namin. Naniniwala ba kayo? Nasa heaven yung mga ancestors nyo? Lahat? Ha? Lahat ng ancestors nandoon, naniniwala kayo? Sino lang nga makakapunta in heaven? Nagtitiwala kay Jesus? Yun na makakapunta in heaven. So kung yung mga ancestors ba natin, naniniwala kay Jesus? Yung mga nauna sa atin ng mga tao, kay Jesus ba sila nagtitiwala? Kung hindi sila nagtitiwala kay Jesus, asan sila ngayon? Maging ano tayo, totoo tayo sa sarili natin. Maging totoo tayo. Ang basihan natin yung Bible. And the prophets, do they live forever? Yung mga prophets ba, habang buhay ba silang buhay? Hindi ba sila namamatay? Sabi ni Almighty Father. Verse 6, Yet surely my words and my statutes, which I commanded my servants, the prophets, did they not overtake your fathers? Pero yung mga salita ko, tsaka yung mga ipinag-uutos ko, na ipinag-uutos ko sa aking mga servants, sa mga prophets, hanggang ngayon, yung mga salita ko, tsaka yung mga laws ko, yung mga statutes ko, nakatayo pa rin. It still stands. Yung salita ko, andun pa din. Pero yung mga prophets, wala na. Pati yung mga ancestors nyo, yung mga fathers ninyo, wala na. Pero yung salita ko, sabi ng Almighty Father, nakatayo pa rin. Naiintindihan natin na hanggang ngayon yun pa rin ang panawagan ni Almighty Father, yung tigilan natin ang paggawa ng kasalanan. Take heed of the calling of our Father. Stop sinning. Listen to our God. Listen to our Father. Because He knows what's best for us. Because He's our Creator. The prophets, they are long gone. And also our forefathers, our ancestors. But the word of the Lord still stands up to now. Dito na, sa tuloy natin. So they returned and said, Just as the Lord of hosts determined to do so, according to our ways and according to our deeds, so He has dealt with us. Dahil sa aming mga gawain at sa aming mga paraan, doon kami na-judge. Na-judge.
Yun yung ibig sabihin na, just as the Lord of hosts determined to do so, according to our ways and according to our deeds, so He has dealt with us. Makikipag-deal sa atin si Almighty Father kung ano ang ginawa natin dito sa mundo na to. Ano ba ang ginawa natin ngayon na ginagawa natin sa mundo na to? Doon ngayon makikipag-deal si Almighty Father kung ano ang ginagawa natin. Kung ano ang deserve natin, kasi yun ang ginawa natin eh. Makukuha natin what we deserve dahil sa mga gawa natin, yung mga practices natin. Baka sabihin nyo, akala ko ba not by works tayo masisave? Gaya nga sabi ko dati, masisave tayo by trusting Jesus. And fruits na yung works, ano na yun, automatic na yun na pag si Jesus ang sinusunod natin, lalabas na yung faith natin, yung works natin, dun makikita result of our faith. Kaya doon madedetermine kung ano ang deserve natin. Pag nagtiwala tayo kay Jesus, we deserve eternal life and God will give it to us, our inheritance. Verse 7 of Zechariah chapter 1. On the 24th day of the 11th month, which is the month Shebat, dati walang binabanggit na month, diba? Ang binabanggit lang on the first month, on the second month, on the 15th day of the first third month. Ngayon, dito sa Zechariah, nagbanggit ng name ng month, which is Shebat, in the year of Darius. So, kilala natin si Darius, diba? Siya yung leader or king, no? Sa history, meron din si Darius. So, same Darius yon. If you check the Encyclopedia Britannica and other encyclopedias in the internet. The word of the Lord came to Zechariah, the son of Berechiah, the son of Iddo, the prophet, noong month ng Shebat, 24th day of the 11th month. No? Noong ang nag-rule ay si Darius sa second year ni Darius as a ruler. So verse 8, I saw by night, and behold, a man riding on a red horse, and it stood among the myrtle trees in the hollow, and behind him were horses, red, sorrel, and white. Hindi ko maintindihan to, no? Inask ko si Almighty Father, bakit iba yung color? Sabi ko kay Almighty Father, kasi dito sa Book of Revelation, chapter 6, ang color ng mga horses, white, fiery red, black, and a pale horse. Sabi ko, Almighty Father, bakit iba ang kulay ng mga horses? Ipinakita sa akin ni Almighty Father yung sagot. Verse 8, I saw by night. Gabi niya nakita. Kaya yung mga kulay ng horses, iba ang nakita niyang kulay kasi I saw by night. Nagulat ako kay Almighty Father. At tingnan mo to. Tumingin ka uli. I saw by night. Oo nga, gabi nga. Paggabi, di ba paggabi, iba ang kulay na nakikita natin. Tapos yung fiery red horse, para siyang nag-glimmer, no? Fiery kasi may fire. And then, nahawa yung red. Tapos, yung sorrel, somewhat like brown. And then, yung white talaga yan, di ba? Pero dito sa Book of Revelation, no? Black, pale, fiery red,
ano pa isa? And white. White, fiery red, black, and pale. So, same horses. Iba lang ang pagkakakita ni Zechariah is because he saw it by night. Napaka-amazing ni Almighty Father. So, nakita niya Zechariah, no? Yung four horses. A man riding on a red horse and stood among the myrtle trees. Ano yung myrtle trees? Myrtle trees means mga tao ito. Myrtle trees in the hollow. Yung space na, ibig sabihin na hollow, space na malawak. Myrtle trees. Myrtle trees, if you check the internet, no? Kung anong mga myrtle trees, it symbolizes love and blessings. So, yung myrtle trees, love and the blessed by the Almighty Father. Ito ay mga armies of the Almighty Father and Jesus Christ. So, tayo to. Faithful followers of Christ. And behind him were horses, red, sorrel, and white. So, dugtong natin, ano? So, verse 9. And then I said, my Lord, what are these? So the angel who talked with me said to me, I will show you what they are. And the man who stood among the myrtle trees answered and said, these are the ones whom the Lord has sent to walk to and fro throughout the earth. Okay. Walk to and fro throughout the earth. Yung four horses. Ano nga ginagawa ng four horses? Basahin natin sa Revelation chapter 6, no? Now I saw when the Lamb opened one of the seals and I heard one of the four living creatures saying with a voice like thunder, come and see. And I looked and behold a white horse. He who sat on it had a bow and a crown was given to him and he went out conquering and to conquer. When he opened the second seal, I heard the second living creature saying, come and see. Another horse, fiery red, went out, and it was granted to the one who sat on it to take peace from the earth, and that people should kill one another. And there was given to him a great sword. Verse 9 of Revelation chapter 6. When he opened the third seal, I heard the third living creature say, come and see. So I looked, and behold, a black horse, and he who sat on it had a pair of scales in his hand. And I heard a voice in the midst of the four living creatures saying, a quart of wheat for a denarius, and three quarts of barley for a denarius, and do not harm the oil and the wine. Verse 7. When he opened the fourth seal, I heard a voice of the fourth living creature saying, come and see. So I looked, and behold, a pale horse, and the name of him who sat on it was Death. And Hades followed him, and powers given to them over a fourth of the earth to kill with sword, with hunger, with death, and by the beasts of the earth. So itong four horses, no? Sa tingin niya ba, gumagana na ba ang four horses? Yung first horse, conquering and conquer. Hindi natin alam ngayon, conquered na tayo, okay? Ha? Conquered na tayo. At up to now, may mga gusto pang mag-conquer ng mga country, no? Up to now. So, ganun. Gumagana na ang Book of Revelation. Hindi pa lang agad-agad na dire-diretso, no? Kundi unti-unti. Ito naman yung fiery red horse. Wala nang peace dito sa mundo, nagpapatay na, di ba, mga tao? Ito naman isa, yung black horse. Di ba, ang dami nang nagugutom ngayon at ang mamahal na mga bilihin. Inflation.
Ito namang isa, yung pinaka pang-apat na horse, death. Namamatay na mga tao ngayon sa gutom, sa sakit, at pinapatay na mga hayop. So gumagana na. Hindi lang natin aware, hindi lang tayo aware. Gumagana na. So verse 11, so they answered, the angel of the Lord who stood among the myrtle trees and said, we have walked to and fro throughout the earth, and behold, all the earth is resting quietly. Hindi alam ng mundo kung ano ang nangyayari na gumagana na. Yung four horsemen. Matagal nang gumagana, hindi tayo aware. Kasi all the earth is resting quietly. Hindi alam. Pero patuloy tayong gumagawa ng kasamaan. Verse 12, then the angel of the Lord answered and said, O Lord of hosts, how long will you not have mercy on Jerusalem and on the cities of Judah against which you were angry these 70 years? Hanggang kailan ka, Almighty Father, Lord of hosts, na hindi mo kakaawaan ang Jerusalem at ang mga city ng Judah? Nagalit ka nitong 70 years. Ano ibig sabihin nun? Kumpleto na ang galit mo, Almighty Father, Lord of Hosts. Galit ka na, kumpleto na ang galit mo. Hanggang kailan ka hindi mo bibigyan ng awa ang mga tao, ang Jerusalem at ang city ng Judah? Jerusalem and Judah. So ito, the Jews and the Gentiles, or Israel and Judah. Yung mga chosen people na lineage, no? Nung kay Abraham, Isaac, Jacob, down to David, down to the people now of Israel, and then the rest of mankind. Kasi dalawa, di ba? Jews and Gentiles. Tayo, hindi natin alam kung may lahi tayong Jew, pero under tayo ng mga Gentiles. Hanggang kailan mo hindi kakawaan, Almighty Father? Verse 13, and the Lord answered the angel who talked to me with good and comforting words. So si Almighty Father, nakipag-usap with good and comforting words. So the angel who spoke with me said to me, proclaim, saying, thus the Lord of hosts, I am zealous for Jerusalem and for Zion with great zeal. Zealous, si Almighty Father. Ano ba ang ibig sabihin ng zealous? Passionate. Fiery, ardent, fervent. Jealousy. And for Zion with great zeal. Bakit ganito nararamdaman ni Almighty Father? Kasi hindi rin siya pinapansin. Sinasabi niya, bumalik na kayo sa akin. Return to me and I will return to you. Pero hindi natin siya pinapansin. Kaya ganito ang naramdaman ng tatay natin, ni Almighty Father. I am exceedingly angry with the nations at ease.
for I was a little angry, and they helped, but with evil intent, sabi ni Almighty Father. Manguna, konti lang ang galit ko. Dahil feeling nila secured sila. Pero, namihasa na sila na gumawa ng kasalanan. Nasanay na sila. Nung pinarusahan ko sila, nasanay sila. Nagustuhan nila na gumawa na ng kasalanan. Lalo na sila napalayo sa akin. Sabi ni Almighty Father, nung ibinigay ko sila sa kasalanan dahil gusto nila yon, hinayaan ko sila bilang kaparusuhan sa kanila para maramdaman nila ang nawala ako sa kanila. Pero nasanay sila, nawala ako sa kanila. Lalo sila nagpatuloy sa kanilang kasalanan. Kaya lalo akong nagalit dahil kampante sila sa mga kasalanan na ginagawa nila. Naging normal na sa kanilang gumawa ng kasalanan. Naging normal na ba sa atin? Inasabi ni Almighty Father eh. Naging normal na, di ba? Hindi niya manakita sa society. Yung panglalamang sa tao, naging normal na. Meron ako isang example, no? Halimbawa, hindi mayaman. No? Meron siyang maliit na tindahan. Hindi siya mayaman. Ngayon, ang bibili sa kanya, hindi rin mayaman. Ang laki ng tubo niya doon sa pareho niya ng level ng estado sa buhay. Tapos, ang ibibigay niya na product, pangit. So, kapareho niya ng estado sa buhay, nilalamangan niya. Example, bigas. Ha? Kasi lately may pinabili ako ng bigas, no? Bumili siya dun sa malapit sa kanila, na kapitbahay niya, na pare-pareho sila. Nakita ko yung bigas, durog-durog, tapos ang mahal. Sabi ko, ano to, darak? Ibalik mo to. At tinimbang ko, kulang sa timbang. Kapitbahay niya, pareho sila ng estado sa buhay, nanlalamang ng tao. Naging kalakaran na sa buhay natin yun. Araw-araw, naging normal na. Kaya ang ginawa ko, pinabalik ko, ibalik mo. O nung ibinalik, ibalik yung pera. O doon ka bumili sa iba. Nung bumili kami sa iba, maganda na yung product, buo yung bigas, mas mura pa. Pare-pareho naglalamangan yung mga tao na alam mo naghihirap, pareho kayong naghihirap, pero naglalamangan yung aabsuhin mo, yung kapwa mo, na alam mo naghihirap din. Naintindihan niyo ba ako? Hindi ko maintindihan ba't gano'n ng tao. Dapat meron kang malasakit o pareho kaming mahirap nito. Hindi ko ito lalamangan kasi pareho kami ng mahirap, pareho kami estado, pareho gusto ko kami magtulungan. Pero hindi, lalamangan din. Nalulungkot ako. Lahat na lang ng tao, mayroong evil intent. Kaya iba naman mga tao, hindi na nagtitiwala sa kapwa-tao. Verse 16, therefore, thus says the Lord, I am returning to Jerusalem with mercy. Napakabait ni Almighty Father. Babalik pa rin siya. Nang may awa, my house shall be built in it. Nakikita niyo ba kung gaano kabait ni Almighty Father? Na
Naiintindihan ninyo? Ha? Napakasama natin na tao. Pero si Almighty Father, lalapit pa rin siya para sa atin. Para i-save tayo. Says the Lord of Hosts, and the surveyor's line shall be stretched out over Jerusalem. Babalik ako sa Jerusalem, sabi ng Almighty Father. At yung bahay ko ay itatayo ko. Ano yun? Yung New Jerusalem. And the surveyor's line shall be stretched out over Jerusalem. Ano yung surveyor's line? Yung di ba pag magpapasukat ka ng lupa, may surveyor yun. Magpapadala siya ng surveyor. Again, proclaim, saying, thus says the Lord of Hosts, my city shall again spread out through prosperity. Pagpapalain ko ang aking city. The Lord will again comfort Zion and will again choose Jerusalem. Hindi titigil si Almighty Father. Kahit nagkakasala tayo, tayo pa rin ang pipiliin niya. Tayo pa rin ang mahal niya. Gusto pa rin niya tayong makasama. Kasi anak niya tayo. Kahit gaano man ang kasalanan natin. Pero dapat pitigilan natin ang paggawa ng kasamaan, no? Verse 18. Then I raised my eyes and looked, and there were four horns. Nakita ni Zechariah, tumingin siya, no? He raised his eyes. Tapos tumingin siya, nakakita siya ng four horns, apat na sungay. And I said to the angel who talked to me, or who talked with me, what are these? Tinanong ni Zechariah, kung ano yung four horns na yun na nakikita ko. So he answered me, these are the horns that scattered Judah, Israel, and Jerusalem. Ito ang four horns, or ang mga sungay, na kaya kumalat ang Judah, Israel, and Jerusalem. Anong ibig sabihin ng four horns? Kaya kumalat, kaya nagkasala, kaya nagkahiwa-hiwalay sa kasalanan dahil sa four horns. Ano yung four horns? Babylonian Empire, Persian Empire, Roman Empire, at saka yung paparating na empire, yung beast. Yun ang four horns. Sila yung naging dahilan kung bakit nagkakasala ang mga tao. Yun ang sinusunod nila. Yung mga natutunan nila sa Babylonian, Persian, Roman, and the Beast. Na lahat ng ito ay controlled by Satan. Then the Lord showed me four craftsmen, and I said, what are these coming to do? So he said, these are the horns that scattered Judah, so that no one could lift up his head, but the craftsmen are coming to terrify them, to cast out the horns of the nations that lifted up their horn against the land of Judah to scatter it. So yung four horns ay four craftsmen. Yung sila yung mga horns na kaya nagkalat at hindi makapag, so that no one could lift up his head, hindi makapag samba kay Almighty Father. Dahil sa four horns. Nahihiwalay tayo kay Almighty Father dahil sa mga natutunan natin sa mga empire. Meron sa atin kasing nag-hold sa atin, no? Yung empire. Four empires. But the craftsmen are coming to terrify them
to cast out the horns of the nations that lifted up their horn against the land of Judah to scatter it. So hanggang ngayon, meron pa rin, no, na influence sa atin. Hindi pwedeng wala, may influence. Nakarating tayo sa oras na to ngayon, may influence sa atin ang four horns. Nasa chapter 2 tayo ng Zechariah. Then I raised my hand, I mean my eyes, and looked, and behold, a man with a measuring line in his hand. Tumingin ulit si Zechariah dito sa chapter 2 ng Zechariah. So I said, where are you going? And he said to me, to measure Jerusalem, to see what is its width and what is its length. And there was an angel, or there was the angel who talked with me going out, and another angel was coming out to meet him. Nakita niya na may magsusukat, no? Ng Jerusalem. Titingnan niya kung anong width, ano ang length. So may plano si Almighty Father nga na yung New Jerusalem. And there was the angel who talked with me going out, and another angel was coming out to meet him. And who said to him, run, speak to this young man, saying, Jerusalem shall be inhabited as towns without walls because of the multitude of men and livestock in it. For I, says the Lord, will be a wall of fire all around her, and I will be the glory in her midst. So itong binabanggit dito, ang binag-uusapan dito ay ang New Jerusalem na itatayo ni Almighty Father. Without walls because of the multitude of men and livestock in it. For I, says the Lord, will be a wall of fire all around her. Si Almighty Father ang magproprotekta sa New Jerusalem. And I will be the glory in her midst sa New Jerusalem. Naintindihan na natin, ano? Dito na tayo sa verse 6. Up, up, flee from the land of the north. Ano ibig sabihin itong flee from the land of the north? Di ba nabanggit sa book of Daniel yung north and south? Yung north, land yun ni Gog. Free from the land of the north. Yung land ni Gog na nakalagay din sa book of Ezekiel. So nakikita na ninyo, Ezekiel, Daniel, Zechariah, nagmamerge sila. Isa yung mga pinatutungkulan. Magkakaiba ng timeline kung kailan sinulat ni Ezekiel, kung kailan sinulat ni Zechariah, kung kailan sinulat ni John the Evangelist, ni Daniel. Pero iisa. Yung vision ni isa. Yung sinasabi ni Almighty Father, iisa. For I have spread you abroad like the four winds of the heaven, says the Lord. Up, Zion, escape, you who dwell with the daughter of Babylon. Tumakas ka, Zion. Ikaw na nakatira with the daughter of Babylon. Ano ba yung daughter of Babylon? Di ba yung daughter of Babylon symbolizes kasalanan? Lumayo ka sa kasalanan. Zion. Zion, chosen people na lugar sa Jerusalem, Israel. Mountain siya eh, no? Kingdom of Heaven, holy place. Castle. Umalis ka sa lugar ng mga kasalanan.
So tayo ang pinatutungkulan nito. Layuan natin ang kasalanan. Yung iba dumidikit pa sa kasalanan, ano? Huwag na, layuan na natin. Kinuutos sa atin ang datay natin eh. Verse 8, "For thus says the Lord of hosts, He sent me after glory to the nations which plunder you, for he who touches you touches the apple of his eye." Sino ang nagsasalita dito? "For thus says the Lord of hosts, He sent me." Capital letter yung M-E. "He sent me after glory to the nations which plunder you. For he who touches you touches the apple of his eye." Si Jesus to ang ipapadala. Binanggit si Jesus sa Daniel, Ezekiel, sa Isaiah, sa Psalm, sa Genesis, sa Exodus, si Jesus. Hindi lang Jesus ang name na binabanggit, pero in every book in the Old Testament, nababanggit si Jesus. Anong sabi dito? "To the nations which plunder you," yung mga na umaabuso sa iyo. "Dahil pinadala ako," sabi ni Jesus, "kasi kung sino man ang nanakit sa inyo, sinasaktan niya yung mahal ni Almighty Father. He who touches you touches the apple of his eye." Sino ang apple of his eye? Sino ang apple ng eye ni Almighty Father? Di ba pag sinabing apple, "You are the apple of my eye, mahal kita," sino yun na tao na yun? Tayo yun. Tayo ang apple of the eye of our Father. Kaya kung sino man ang mananakit sa atin, lagot sila kay Almighty Father. Kasi he who touches you, touches the apple of his eye. Protected tayo ni Almighty Father. Basta bumalik tayo sa Kanya. Verse 9, "For surely I will shake my hand against them." Sigurado na I will shake my hand against them. My, capital letter yung my. Yung M, no? So si Jesus ito, "I will shake my hand against them. And they shall become spoil for their servants. Then you will know that the Lord of hosts has sent me," para malaman ninyo na ang Lord of Hosts ang nagpadala sa akin. Sabi ni Jesus, pero wala siyang name pa. Dahil nga, Jesus ang ipinangalan sa kanya nung ipinanganak siya rito sa lupa kasi he's our Redeemer. Si Jesus ang magpaprotekta. Pinadala ni Almighty Father si Jesus to protect us. Dahil kung sino ang magta-touch sa apple of the eye of the Almighty Father, lagot sila. Dahil si Jesus ang gagawa ng paraan. "I will shake my hand against them." Kung sino mananakit sa atin. "Then you will know that the Lord of hosts has sent me," para malaman ninyo na ang Lord of hosts ang nagpadala sa akin. Verse 10, "Sing and rejoice, O daughter of Zion." Tayo, mag-rejoice tayo, kumanta tayo, pupurihin natin si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ. "O daughter of Zion." Kasali tayo dito, Zion. Kasi ano ang meaning nga ng Zion uli?
Castle. Highest point. Mountain. Tayo to. For behold, I am coming. Sabi ni Jesus. I will dwell in your midst. Sabi ni Jesus, says the Lord. Mananahan ako sa inyo. Darating ako at mananahan ako sa inyo. Sabi ni Jesus, many nations shall be joined to the Lord in that day, and they shall become my people, and I will dwell in your midst. Then you will know that the Lord of hosts has sent me, para malaman ninyo na si Almighty Father nagpadala sa akin. They shall become my people, magiging tauhan ko kayo. Sabi ni Jesus, maninirahan ako sa inyong midst. Nang sa ganon, malalaman ninyo na the Lord of hosts, si Almighty Father, ang nagpadala sa akin sa inyo. And the Lord will take possession of Judah as his inheritance in the Holy Land, and will again choose Jerusalem. Inheritance. Ang inheritance natin, si Almighty Father. At ang inheritance din ni Jesus ay tayo. Ganun ka special tayo kay Almighty Father. Hindi natin nakikita yung special tayo kay Almighty Father. Hindi nyo alam. Hindi natin alam kasi makasalanan tayo. Akala natin hanggang dito na lang ang buhay natin. Puro kasalanan na lang. Meron pa, mas maganda. With Jesus Christ and the Almighty Father. Huwag tayong maging kampante. Na ito na lang ang buhay. Meron pang best na buhay. And that's with Jesus and the Almighty Father. Be silent, all flesh, before the Lord, for He is aroused from His holy habitation. Nagising si Almighty Father. Na-trigger siya. Dahil nga tayo ay kalat-kalat. Kaya na-trigger si Almighty Father na kailangan niya tayong tipunin. Kailangan tayong makasama niya. Kaya pinapabalik niya tayo sa kanya. Hindi, siyempre, hindi pa ngayon, ano, dahil takot kayo, di ba, sa ngayon. Pero, darating ang oras, ha? But yung time na yon, yun ang time na peace, enjoy for all eternity. Hindi na tayo, there's no pain and suffering anymore. With the Almighty Father and Jesus Christ. Dito na tayo sa chapter 3 ng Zechariah. Then he showed me Joshua, the high priest. Sa vision, no? Nakita ni Zechariah si Joshua. Si Joshua, syempre, nung time na to, ay wala na. Okay? Dahil si Joshua, after Moses, si Joshua ang nag-lead. Ngayon, syempre, madaming taon na ang nagdaan. So,
nawala na rin si Joshua. Pero nakita sa vision ni Zechariah si Joshua. Babasahin natin ano dito sa chapter 3 ng Zechariah. Then he showed me Joshua, the high priest, standing before the angel of the Lord and Satan standing at his right hand to oppose him. Si Joshua, high priest siya after Moses, no? Isa siyang Levites. Lahi ng Levites, di ba? Mga high priest yon. Ngayon nakita niya sa vision, si Joshua, na high priest, na nakatayo. Kasama ang angel of the Lord at saka si Satan. At saka si Satan ang laging nag-aakusa kay Joshua. Ngayon, ang alam naman natin ang trabaho ng high priest, di ba? Yung high priest, pag may mga kasalanan ng mga tao, kinokolekta niya yung mga burnt offerings, yung mga priest, was high priest. Tapos siya yung high priest mismo parang humihingi ng tawad kay Almighty Father para sa kasalanan ng mga tao nung sa Old Covenant. Kaya hindi madali ang maging high priest, no? Kasi siya yung nakasalang sa nakaharap kay Almighty Father. Yung mga kasalanan ng tao, ibibigay nila sa high priest. Kaya nga, 'di ba? Ngayon ang high priest natin si Jesus Christ. Kasi yung kasalanan natin, ibinibigay natin kay Jesus Christ. Kasi Jesus Christ ang ating high priest. Naintindihan ba natin? Si Jesus Christ ng high priest, siya pa ang sacrifice, burnt offering, grain offering, sin offering. Lahat na ng offering, si Jesus na. Kaya siya ang ating high priest. And yung sacrifice na rin, sinalo na lahat ni Jesus. Pero nung time na to, dito kay Zechariah, si Joshua ang high priest. Kaya si Satan lagi tayong inaakusahan. Kaya kasi si Joshua kasi parang representative ng mga tao. So, ina-accuse tayo lagi ni Satan kay Almighty Father. Ganyan ba ang mga anak mo? Ganyan ang mga anak mo. Ang gagawin ni Satan, itetempt tayo, itetest tayo ni Satan, or iinganyo niya tayo to commit sins. Tapos pag nakakagawa tayo ng kasalanan, sasabihin niya kay Almighty Father, ganyan ang mga creation mo, ganyan ang ginawa ng mga anak mo, ha? Malinis ba yung mga anak mo? Madudumi yung mga anak mo? Lagi tayo inaakusahan ni Satan kay Almighty Father. Kasi si Satan ay iinggit siya sa atin. Kaya ina-accuse niya tayo lagi kay Almighty Father. Pero si Almighty Father, kahit nagkakasala tayo, pinagtatanggol tayo ni Almighty Father. Kasi nagtitiwala siya sa atin. Nagtitiwala siya sa kanyang pangalan. Kaya pinagtitiwalaan niya tayo. Dahil si Almighty Father, yung kanyang name, holy and powerful, nagtitiwala siya sa kanyang name, sa kanyang power. Kaya pinagtitiwalaan niya ang kanyang mga creation dahil yung creator natin nagtitiwala sa kanyang sarili. Kaya pagtitiwalaan natin yung creator natin, nagkakaintindihan tayo, no? Na kahit na ano ang gawin ni Satan na pag-aakusa sa atin, walang mangyayari. Ano ang sabi dito sa verse 2? Ulitin natin, ha? Chapter 3 of Zechariah. Then he showed me Joshua, the high priest, standing before the angel of the Lord, and Satan standing at his right hand to oppose him or to accuse him. Si Joshua, na representative ng mga tao, na nagre-represent na tayo, no? And the Lord said to Satan, the Lord rebuke you, Satan. The Lord who has chosen Jerusalem rebuke you. Is this not a brand plucked from the fire?
Sabi ni Almighty Father, tayo ang pinipili ni Almighty Father. Kahit makasalanan tayo, tayo yung burning stick na tinanggal sa apoy. The Lord rebuke you who has chosen Jerusalem. Rebuke you. Is not this man a burning stick snatched from the fire? So tayo, ini-snatch tayo ni Almighty Father from the fire. Sinesave niya tayo. Verse 3 of Zechariah chapter 3. Now Joshua was clothed with filthy garments and was standing before the angel. Nakadamit si Joshua ng madaming damit. Tayo madami ang damit natin. Dahil sa kasalanan, madami ang damit natin. Sino sa atin na makapagsasalita na wala tayong kasalanan? Sino ang makapagsasabi na kahit minsan di kanya ganun ng kasalanan? Lahat tayo. Magkasala sa tatay natin. Kay Jesus. Madumi ang damit natin. Verse 4, then he answered and spoke to those who stood before him saying, take away the filthy garments from him, tanggalin ang damit na madumi sa kanya. And to him, he said, see, I have removed your iniquity from you and I will clothe you with rich robes. Tingnan mo, tinanggal ko na ang iyong madaming damit na puro kasalanan at bibigyan kita ng damit na malinis at maganda. Ganito ang gagawin sa atin ni Almighty Father. At dahil ang titiwala tayo kay Jesus, malinis na ang damit natin. Huwag na natin dumihan pa. Maganda na yung damit natin. Dahil ang nakikita ni Almighty Father sa atin, pag nagtitiwala tayo kay Jesus, ay si Jesus. Kaya wag na tayong lumayo pa kay Jesus. Para laging malinis ang damit natin. Maging acceptable tayo sa tatay natin. Verse 5, and I said, let them put a clean turban on his head. So they put a clean turban on his head and they put the clothes on him and the angel of the Lord stood by. So pati sa ulo, meron ding malinis na turban. So ito no, babasahin ko lang no sa Hebrews chapter 5. Yung si Joshua as high priest. Kasi ito yung ang trabaho ng high priest no. Gusto ko lang i-share. Hebrews chapter 5 verse 1 to 4. Every high priest is elected from among the people and is appointed to represent the people in matters related to God. So representative si Joshua natin dahil tayo ay makasalanan, representative yung high priest, no? Kasi siya ay nag-offer ng gifts and sacrifices for sin. He is able to deal gently with those who are ignorant and are going astray since he himself is subject to weakness. This is why he has to offer sacrifices for his own sins as well as for the sins of the people. And no one takes this honor on himself, but he receives it when called by God, just as Aaron was. Kaya yung high priest, simbolo siya ng kasalanan kasi lahat ng kasalanan ng tao, inaako niya, dinadala niya kay Almighty Father. At yung high priest din kasi ay makasalanan. Pero kayang linisin ni Almighty Father yun, no?
Dahil ang nag-a-accuse sa atin lagi ay si Satan, pero pinagtatanggol tayo ni Almighty Father because anak niya tayo. Verse 6, then the angel of the Lord admonished Joshua, saying, thus says the Lord of hosts, if you will walk in my ways and if you will keep my command, then you shall also judge my house. Sinabi ni Almighty Father kay Joshua. Inutos ni Almighty Father sa angel, sabihin kay Joshua, na kung ikaw ay maglalakad sa kung ano ang aking pamamaraan, at yung mga commands ko gagawin mo, yung mga tinuturo ko, ngayon, ikaw ngayon ang magja-judge sa aking bahay. Sabi ni Almighty Father. Kaya nga diba sa Book of Revelation, kasama natin magja-judge si Jesus Christ. Kasi follower tayo ni Christ. Susunod natin ang salita ng Diyos. And likewise, have charge of my courts. So, diba sabi ni Jesus, sinashare niya yung kanyang ruling in the heavenly kingdom. Ito rin yun, no? Same to na sinasabi ni Almighty Father. So, kung ano yung sinasabi ni Almighty Father, yun din ang sinasabi ni Jesus Christ. Nagko-corroborate. I will give you places to walk among these who stand here. Hear, O Joshua, the high priest, you and your companions who sit before you, for they are a wondrous sign. For behold, I am bringing forth my servant, the branch. Sabi ni Almighty Father. Branch, no? Sabi ni Almighty, ipapadala ko ang aking branch. Hindi branch ng ano to, ha, ng mga business. Branch ng puno, no? Branch. Naintindihan niyo naman siguro yung branch, no? So, yung sinabi ni Almighty Father dito sa Zechariah, for behold, I'm bringing forth my servant. Servant niya, the branch. So, makikita natin ito sa John chapter 15. Saan ba ito? Wait, ha? Oh, no, sorry. Isaiah chapter 4, verse 2. Ito muna sa Old Testament. Binanggit ni Isaiah. Ang layo ng time, no? Nung ni Isaiah at ni Zechariah. Pero pareho yung word na branch. In that day, the branch of the Lord will be beautiful and glorious, and the fruit of the land will be the pride and glory of the survivors in Israel. Branch of the Lord. Sino yung branch of the Lord? Will be beautiful and glorious. Si Jesus to. And fruit of the land will be the pride and glory of the survivors of Israel. Si Jesus Christ. Ngayon, dito naman sa John chapter 15. I am the true vine and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, he prunes so that it will be even more fruitful. You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from you, you can do nothing. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up,
thrown into the fire and burned. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. This is to my Father's glory that you bear much fruit. Show yourselves to be my disciples. As the Father has loved you, as the Father has loved me, so I have loved you. Sabi ni Jesus, mahal ako ni Almighty Father, kaya mahal ko rin kayo. Now remain in my love. Manatili tayo sa pagmamahal ni Jesus. If you keep my commandments, you will remain in my love. Pag sinusunod natin ang mga utos ni Jesus, nanatili tayo sa kanyang pagmamahal. Just as I have kept my Father's commands and remain in His love. Nakikita na ninyo? For behold, I am bringing forth my servant, the branch, Jesus. For behold, the stone that I have laid before Joshua. Upon the stone are seven eyes. Behold, I will engrave its inscription, says the Lord of hosts. I will remove the iniquity of that land in one day. In that day, says the Lord of hosts, everyone will invite his neighbor under his vine and under his fig tree. This is Jesus. For behold, the stone that I have laid before Joshua, a stone. Upon the stone are seven eyes. Complete stone. Cornerstone. Si Jesus Christ. Behold, I will engrave its inscription, says the Lord of hosts, and I will remove the iniquity of that land in one day. Tanggal lahat ng kasalanan in one day. Nung ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay, nung namatay siya sa cross. In one day. Tanggal lahat ng kasalanan. Napalaya tayo sa kasalanan. Pinalaya tayo ni Jesus, the Almighty Father, in one day. Because of Jesus, nung ibinigay niya yung buhay niya. In that day, says the Lord of hosts, everyone will invite his neighbor. O nung araw nga na yun, simula nung araw na yun, in-invite na lahat ng mga tao under his vine and under his fig tree. Simula nung araw na yun, namatay si Jesus and after 3 days, nabuhay siya. In-invite natin lahat ng mga tao, ng mga apostles, in-invite na. Si Jesus nabuhay, siya ang Savior, na tanggal na ang kasalanan. We are already free from sin. Because of Jesus. So, na in every book in the Old Testament, si Jesus is being mentioned, but not his name, yung gagawin niya, no? Yung kanyang ipinag-utos sa kanya ni Almighty Father. Basahin natin ito sa Revelation chapter 12, verse 10. Then I heard a loud voice saying in heaven, now salvation and strength and the kingdom of our God and the power of his Christ have come. For the accuser of our brethren who accused them before our God day and night has been cast down. So ang accuser natin day and night, no, ina-accuse tayo, ay si Satan. Siya ay itatapon. At si Jesus Christ, ang ating Savior, in one day, na-save tayo. Because, nung pinatay siya sa cross, in one day, yung kanyang blood, nalinis tayo. Inako ni Jesus. Naging cornerstone siya. Siya yung branch na dapat manatili tayo sa kanya para mag-bear tayo ng fruits.
Ngayon ko lang naisip na in one day, tanggal natin ngayon kasalanan natin because of the death of Christ and He resurrected after 3 days. Kaya, we must thank our Father. Lagi niya tayong iniisip. Lagi niya tayong pinagtatanggol. Lagi niya tayong pinaprotektahan. At kay Jesus, mahal niya tayo. Dahil mahal siya ni Almighty Father, sinusunod niya si Almighty Father. Mahal din tayo ni Jesus. Nabasa naman natin, di ba? Dahil mahal siya ni Almighty Father, mahal din tayo ni Jesus. Kaya manatili tayo kay Jesus. Para yung joy natin will be complete. At tinatawag tayong kaibigan ni Jesus. Imagine yung Diyos natin, tinatawag tayong kaibigan. Sinong mataas na tao dito sa mundo? Dito lang sa mundo, no? May mataas na tao. Tatawagin mo tayong kaibigan. Presidente ng ano, ng bansa ninyo, tinatawag ba kayong kaibigan? Yung presidente, yung leader na lang ng organisasyon ninyo, tawag pa sa inyo kaibigan? Si Jesus, kaibigan ang tawag niya sa atin. Pag sinabing kaibigan, with love, with respect, and ginagawa niya tayong ka-level niya. I want to thank my Father for teaching me all these things kasi hindi ko alam ito. And I want to praise Jesus. For all the sacrifices. Jesus is amazing. Our Father is awesome. Kaya ano, lagi natin nga mag-pray, magbasa ng Bible to learn more about our Father and Jesus Christ. Know them deeply. Know them more. Kasi sila ang ating makakasama for all eternity in the heavenly kingdom. Thank you, and God loves us all very much.